na pinray over daw siya ni Cardinal Tagle. Well, kung anumang pray over ang ginawa po ni Cardinal Tagle kay Lenny Robredo, sa tingin ko po is hindi po nakilig sa kanya yung Diyos. Pasensya na, pasensya. Kasi talo eh. Talo si Robredo eh. Na kung pinagdasal man ni Cardinal Tagle na si Lenny Robredo, Diyos ko, sana manalo siya sa eleksyon. Well, hindi nakilig sa kanya yung Diyos. Mas nakinig yung Diyos kay Kibuloy at saka sa INC. Kasi si BBM yung nanalo. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Monting Channel. So, ngayon po, no, trending po ngayon si Cardinal Tagle. Dahil po, malaki po yung chance. Actually, hindi naman pala malaki. Meron pong chance na si Cardinal Tagle po ang susunod po na Santo Papa po ng Simbahang Katoliko. So, ang ibig sabihin po, pag naging Santo Papa po si Cardinal Tagle, bali siya po yung magiging leader po ng simbahang ito. Hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi po sa buong mundo. So, mapapahanay siya doon sa mga naging leader po ng simbahang ito, like Pope Francis, Pope John Paul II. Ayun, ang dami nila. Actually, hindi naman kasi ako aware dyan. So, ito na nga po, no. Actually, para sa akin, no, marami namang nakakaalam na ano ko eh, na agnostic atheist ako eh. Pero syempre, kahit na ganito yung paniniwala ko pagdating sa religion is nirerespeto ko po yung paniniwala po ng bawat tao. Hindi naman kasi ako katulad ng ibang atheista dyan na mga BS yung ugali. Diba? Kasi may mga tao din po kasi na mas nagiging mabuting tao po sila, mas gumagawa po sila ng mabuti sa kapwa ng merong religion. So para sa akin, walang problema yung religion sa akin. Nirerespeto ko po yung paniniwala po ng bawat isa. Pero syempre po, alam naman po kasi natin yung history po ng simbahan, especially po dito sa Pilipinas, na talagang malaki po talaga ang impact or impluensya ng mga religion pagdating po sa politika. Well, bilang sa political blogger, talagang matatakal po talaga natin ang mga usapin po ng religion, especially po ngayon na malaki po yung chance, hindi, na meron pong chance na maging Santo Papa si Cardinal Tagle. Okay, so ito, basahin ngayon natin to sa isang website. Bali, isa po ito sa mga website po ng Katoliko. So, ito catholicherald.com.uk, no. So ngayon po, no, ito po yung ano, yung pinagpipilian po ngayon para po maging Santo Papa po ng Simbahang Katoliko, si Cardinal Erdo ng Hungary at saka si Cardinal Tagle ng Pilipinas. So basahin lang natin yung part ng article, no. So, as speculation grows about the potential resignation of Pope Francis. So meron pong spekulasyon na magre-resign po si Pope Francis, yung kasalukuyang Santo Papa po ng Simbahang Katoliko, no. Whoever the next pope will be, say a great deal about the direction of a church being pulled in different directions and threatened by schism with the progressive synodal path. So hindi ko masyado naintindihan tong mga Catholic terminology na to. So ito ngayon, no, ito yung pinagpipilian ngayon para maging Santo Papa, no. One of leading candidate to succeed Pope Francis is Hungary's Cardinal Erdo, a conservative canon law expert coming from a country on the front line of the European culture war. His appointment would send a powerful message about the direction of the church would be taking, on the other hand, a pope from developing world. Okay. Such as the Philippines Cardinal Luis Antonio Tagle would be hailed by liberals given the changing demographics of the church. So base na rin po dito sa article po ng Simbahang Katoliko na catholicherald.com.uk, Cardinal Erdo daw po ng Hungary ay isang conservative. At saka ito naman po si Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas ay isang liberal. So anong ibig kong sabihin dito mga kababayan? Suportado po ng mga taong naniniwala sa filosofiya po ng liberalism. So ito nga, no, kasi po nga po, para ano, trivial lang po, no, yung pagiging liberal po is hindi lang naman po yan sa Pilipinas. Isa po itong global na paniniwala po ng mga tao sa buong mundo. Kasi base po sa article mismo ng ano, no, ng Catholic Church, no, suportado po ng mga liberals si
Cardinal Tagle. So ano bang ibig sabihin ng liberalism? Search natin, no? What is liberalism? So ito, no, liberalism, no? A political and social philosophy that promotes individual rights, civil liberties, democracy, and free enterprise. So ngayon, no, so anong connection nito sa Liberal Party sa Pilipinas? So ngayon, punta po tayo ngayon sa ideology po ng Liberal Party. So ito, malino, ha? Ipapakita ko sa inyo yan, Liberal Party of the Philippines. So punta tayo ngayon sa ideology nila. So ideology, while the Liberal Party defines its ideology as social liberalism, the party has been described as a centrist or liberal party. So ang point ko po dito, mga kababayan po, well, ang Liberal Party naman po na nandito sa Pilipinas po ay naniniwala rin po sila sa social liberalism. So almost the same, actually parehas lang. Parehas lang sila ng paniniwala po ni Cardinal Tagle. Kasi ito lang yung point, mga kababayan, no. Sinabi na nga po sa article kanina na suportado po ng mga liberal si Cardinal Tagle. Well, sino ba yung mga liberal dito sa Pilipinas? Di ba yung Liberal Party? So sana nagigets yung ibig kong sabihin, no? Kasi nga po, kung suportado po ng mga liberal si Cardinal Tagle, ang ibig sabihin din po nito ay liberal din po yung ideology ni Tagle. Di ba? So sino ba yung mga liberal dito sa Pilipinas? Liberal Party. Oh, di ba? So ito na. So ito nga po yung pinakamalaking tanong dito ngayon, no? Si Cardinal Tagle po ba ay isang dilawan? As in, dilawan po dito sa Pilipinas? Well, kung sasabihin ko po na dilawan po si Cardinal Tagle, is napaka-shady po ng mga evidence natin. Parang ang hirap i-pinpoint, or wala akong makitang direct evidence na si Tagle ay isang dilawan. Pero meron akong papakita sa inyo, no? So ito, sa post ito ni Lenny Robredo. So ito, sabi sa post ni Lenny Robredo, no? Ito, nakita ko lang itong screenshot na ito, eh. Okay. Lenny Girona Robredo, I was putting Rocco to sleep, bali yung aso si Rocco, while we were attending a Zoom mass officiated by Cardinal Tagle this morning. Biglang na-spotlight yung frame ko because the good Cardinal wanted to pray over me. Too late na binitawan ko si Rocco. Super sorry for those in the Zoom mass with me. So meron pong pagkakataon nun, nasabi mismo ni Lenny Robredo na pinray over daw siya ni Cardinal Tagle. Well, kung anumang pray over ang ginawa po ni Cardinal Tagle kay Lenny Robredo, sa tingin ko po is hindi po nakilig sa kanya yung Diyos. Pasensya na, pasensya. Kasi talo, eh. Talo si Robredo, eh. Pero syempre, ano pa bang pray over ni Cardinal Tagle kay Robredo, 'di ba? Sa tingin ko, political 'yun, 'di ba? O kung political nga 'yan, na kung pinagdasal man ni Cardinal Tagle na si Lenny Robredo, Diyos ko, sana manalo siya sa eleksyon. Well, hindi nakinig sa kanya yung Diyos. Mas nakinig yung Diyos kay Kibuloy at saka sa INC. Kasi si BBM yung nanalo. Ay, alam ko ba? Kasi alam nyo kasi. Ang hirap talaga pagbanggain ng religion at saka politics talaga, no? Kasi parang nagiging kenkoy sa akin. So ito pa, no? So ito pa. So merong video dito na nakita ko rin. Na ito, kitang-kita po yung pagiging liberal ni Cardinal Tagle. Ito, panoorin natin. Binigyan din ni Manila Archbishop Antonio Luis Cardinal Tagle ang kababaang loob at sakripisyo ni Jesus sa panahong ito na marami raw ang sumusunod sa mga haring gumagamit ng dahas at pananakot. Sinabi ng Arsobispo sa Palm Sunday Mass sa Manila Cathedral na si Jesus ang tunay na hari na hindi nagtitiwala sa dahas at armas. Malayo raw ang Panginoon sa mga naghahari-harian ngayon na naghahasik ng takot at karasan sa kanilang kapwa. Okay, stop muna tayo. So itong video na to is nung 2018 ata ito. Nung binabatikos si Pangulong Duterte noon tungkol sa mga patayan, tungkol sa drug war, tungkol sa tukhang. So dahil nga po na binabatikos nga po si Pangulong Duterte nung mga panahon na yon, bigla po nagsalita po itong si Tagle tungkol nga sa mga patayan. So pakinggan ngayon natin. Okay, teka lang ha. Alam ko ayaw nyo ng ganito, eh, yung paputol po.
Teka lang. Alam ko ayaw nyo ng ganito, ipaputol-putol eh, no? So ang sabi ni Tagli, no, sa panahon natin ngayon, so sino ba yung presidente nun? Si Duterte, di ba? So ibig sabihin nun, si Duterte talaga yung pinapatamaan dito ni Tagli. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, para sabihin po na nadilaon si Tagli, napaka-shady po ng mga evidence natin. Kasi ito kasi hindi niya nirerekta si Duterte. Ang sabi lang ni Cardinal Tagli dito, sa panahon natin ngayon. Di ba napaka-shady kasi para masabing dilawan siya eh. Pero yung pahayag niya po dito is patama po sa Pangulong Duterte. Sige, continue na nga tayo, dami ko sinasabi. Sa panahon natin ngayon, kay dami-raming sumusunod sa mga hari na ang ginagamit ay dahas, armas, pananakot, kapos na kapos sa pangunawa at pakikiisa sa mga mahihina. Tinatanong tayo ni Pilato, sino ang pipiliin ninyo? Ang mga Barabas ng panahon ngayon o si Jesus? Diba? Ako ba? So kasi no, ako naghahanap talaga ako ng ebidensya kung talagang dilawan si Tagli. Well, meron mga indikasyon pero hindi ko ma-pinpoint kasi alam niyo naman ako, 'di ba? Well, kasi nga po no, sa matagal na ko naka-follow po sa akin, kilala niyo naman po siguro ko kung paano ako mag-vlog. 'Di ba? Yung opinion ko po is base po sa mga reference at mga ebidensya na nakikita ko po online. Well, kung personal opinion yung itatanong niyo sa akin kung dilawan ba si Tagli, well, para sa akin malaki yung posibilidad na dilawan si Tagli. Dahil syempre, di ba, nung inendorso po ng mahigit 1,000 paring Katoliko si Lenny Robredo noong mga panahon po nung eleksyon, wala po tayong nakitang pagkundina kay Cardinal Tagli. Di ba, tsaka yung pare-over niya kay Robredo. Bakit si Robredo lang yung pinare-over mo? Bakit si Bongbong? Hindi. Bakit si Isko? Hindi. Bakit si Pacquiao? Hindi. Di ba, bakit si Lacson? Hindi. Bakit si Robredo lang yung pinare-over mo? Oh, so ito yung ano, so ito nga no. So actually mga kababayan no, para sa akin, nakaka-proud kahit ako hindi ako Katoliko no. Nakaka-proud na magkaroon po tayo ng Santo Papa na Pilipino. Nakaka-proud po 'yon. Kasi talagang ano 'yon, talagang sobrang bihira. Tsaka parang imposibleng mangyari 'yon. Pero kung si Cardinal Tagli po ang magiging unang Santo Papa po na Pilipino at Asyano, nakaka-proud po dahil Pilipino din po ako, 'di ba? Diba? Pero ito nga yung contradicting dito. Pilipino nga yung Santo Papa po ng Katoliko, pero nga po liberal. Yun nga lang po, nakikita po kung mga sinyalis na dilawan siya. Yung worst case scenario na pwede kong makita dito is magamit po yung pagiging Santo Papa para po i-pin down po yung gobyerno. Kasi alam po natin pag Santo Papa po, malaki po ang impluwensya niya, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So, paano pa nagsalita yan? Ah, sa bansa ko, merong ganito, merong ganyan. Anak ng diktador, ang presidente. Man. Ewan ko ba? So, yun lang po, no? So, yun lang po siguro yung content yung ngayon. Kasi nakita ko po talaga, no? Medyo, kasi nga, ang hirap kasing i-connect yung religion at saka politika. Kasi hindi talaga pwedeng mag-connect yan. Pag pinilit nyong i-connect ang religion at saka politika, isa po itong usapin na hindi po matatapos. Ayun lang po yun. So kayo po, ano po masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Agree po ba kayo sa opinion ko? Naniniwala ba kayo na si Cardinal Tagli po ay isang dilawan? At yung sangali po na maging Santo Papa po si Cardinal Tagli, sa tingin niyo ba, tuwan-tuwa ba ang mga dilawan dito sa Pilipinas? So yun lang po yun. So pakicomment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Tabush!